kasaan ay tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina'y nanakop pag-ibig mo sa minula sa taong lumilimot. Awa mo'y inulong. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbiyento, sinisimulan natin ng panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbiyento ay nangangahulugan ng pagdating, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan ng pag-alala na naman sa pagsilang ni Jesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbiyento ang ating isipan upang paghandaan ng maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong
sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka nay, tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa nami talagang masama, buhat panang-una. Ang lahat sa ami, pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itananim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagomot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pagbasa muna sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong maihayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya
hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipagkaisa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglagbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanyang-kanyang gawain. At inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, pumasok po tayo sa panibagong kalendaryo ng simbahan sa pamamagitan ho ng unang panahon sa loob ng kalendaryo ng simbahan na tinatawag po nating panahon ng Adbiyento. At alam natin na taun-taon ipinagdiriwang po natin ang panahon na ito. Oras na makakita na po tayo ng tinatawag nating Advent wreath na may apat na kandila, alam natin na palapit na ang Pasko. At kung palapit na ang Pasko, ano ang dapat nating paghandaan? Ang pagdating nino? Sino po? Kala ko po Christmas bonus eh. Ang sasagot natin, no, pinaghahandaan namin ang pagdating ng Christmas bonus. Hindi. Alam natin na sa apat na linggo nating paghahanda sa panahon ng Adbiyento, pinaghahandaan nating tanggapin muli si Jesus sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero mga kapatid, sa araw na ito,
tila merong ipinapaalala sa atin kasama ng ating pagiging handa at paghanda. At ano po ang ipinapaalala sa atin? Na merong darating. Na merong darating. Alam natin na merong darating. Alam niyo po sa ating mga Pilipino, kapag meron pong mahalagang taong darating sa ating bahay, ano po ba ang mga bagay na ginagawa natin? Di ba tayo ay naglilinis ng bahay? Ang iba pa nga sa atin, tinatago lang yung kalat upang maging mukhang malinis yung bahay. Pero karamihan sa atin, naghahanda. No? Anong paborito ng taong darating, bibisita sa atin, iniisip natin yan. Kung saan siya magiging masaya at magiging maligaya pag pumunta sa ating tahanan. At tinatanong natin yung ating bisita, ano oras ka ba darating? Anong araw ka ba darating? Para kapag dumating ka, handa kami. Pero sa ating ebanghelyo, tila kabaliktiran ito. Alam nilang darating ang Diyos, darating ang takdang panahon, pero hindi sinasabi kung anong oras at panahon. Sabi nga sa ebanghelyo, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, o sa madaling araw, o kaya sa umaga. At ano po ang pinapaintindi nito sa atin, mga kapatid? Na kailanman ang Diyos, hindi natin pwedeng kontrolin. Kailanman ang Diyos, hindi natin pwedeng kontrolin. Pero ano ang pwede nating makontrol? Ang buhay natin. Ang buhay natin, pwede nating kontrolin na maging gising, na maging handa sa lahat ng oras at pagkakataon. At ano pong ibig sabihin nito? Kaya nating gumawa lagi ng mabuti, ng maganda, at ng kaaya-aya sa Diyos. Para oras na dumating ang Diyos, hindi man tayo o hindi man natin tila alam kung anong oras siya darating, alam natin sa ating buhay na handa tayong salubungin siya. Bakit? Dahil sa oras-oras ng ating buhay, pinipili natin at gumagawa tayo ng mabuti at tama. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, we can never control the mind of God, but we can control ourselves always to do good and to be good and strive to be good. Uulitin ko po yon. We can never control God, but we can control ourselves always to be good, to choose good, and to strive being good. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, hindi man natin alam ang oras, pero alam natin at kaya natin gumawa ng mabuti at tama. Yun po yung una. Ano po yung pangalawang bagay na magandang mapagnilayan natin sa araw na ito? Na ang lahat ng meron dito sa lupa may katapusan. Ang lahat ng meron dito sa lupa may katapusan. Dahil lahat naman talaga lumilipas. Pansinin po ninyo, dati nung kayo po ay mga bata pa, itim naman talaga ang buhok ninyo, di ba? Pero darating yung panahon na yung itim, pagkaitim ng buhok nyo, ano mangyayari? Puputi. Yeah. Dati ho, makapal pa ho yung buhok natin. Sabi siguro ng iba, Father, wag na yung buhok ang pag-usapan. Pero di ba dati ho, makapal ang buhok? Pero darating ang panahon, malalagas ang buhok. Dati ang balat natin makikinis. Pero darating ang panahon na yung balat natin mangungulubot.
Dahil lahat naman talaga lumilipas. Lahat magtatapos. Kahit ang buhay natin magtatapos. Di ba nga, kahit ang relasyon ng 11 taon, nagtatapos din. Di ba? Dahil yan ang realidad ng buhay. Ang lahat pwedeng matapos. Pero ano ang hindi nawawala? Kailanman ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesus, ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi natatapos dahil ito'y walang hanggan. Kaya nga po, di ba, sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaías, naranasan ng mga tao na sila ay tumalikod sa Diyos. Naranasan ng mga tao na sila mismo ay nagkasala sa Diyos. Pero kailanman, ano ang hindi nawala? Ang pagiging tapat sa kanila ng Diyos. Dahil ang Diyos, sa kanyang pagiging tapat sa atin, pinaparamdam niya ang kanyang tunay na pagmamahal. Pagmamahal na walang hanggan. Pagmamahal na kailanman hindi mauubos. Kaya mga kapatid, isang realidad na ang lahat ng bagay lilipas. Isang realidad na kailangan natin tanggapin sa buhay na ang lahat ng bagay matatapos. Pero may isang bagay na hindi magwawakas. May isang bagay na hindi mauubos. At alam niyo po kung ano yon? Ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kung gano'n na lamang ang pagmamahal sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, tandaan po natin na sa bawat oras, minuto at yugto ng ating buhay, dapat tayo ay dapat maging handa. Maging handa saan? Sa maging handa sa kanyang pagbabalik. At tayo lamang ay magiging handa sa kanyang pagbabalik kung tayo ay pipili, gagawa ng tama at mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Mga kapatid, nasa unang linggo pa lamang tayo ng ating paghahanda. May natitira pa tayong tatlong linggo na paghahanda. Nawa, wag lamang sana ito lumipas, kundi meron tayong matutunan, meron tayong mapagnilayan, at merong tunay na pagbabago na mangyari sa ating puso. Pagbabago na ang buhay natin ay buhay ng paghahanda, na ang buhay natin buhay na pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, sa unang linggo ng panahon ng Adbiyento, pinapaalahanan tayo na maging handa sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa bawat yugto at minuto ng ating buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukwok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmula sa iyo, Diyos Ama, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya'y kinahiyang mamuhay ng mahirap
upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga upo, na puno ng langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
kasal ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa buong na darating. Kapayapaan atin nang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipag-ugi sa hari ng Israel. Pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyo pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanpaman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at hingin ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.